Calling pa ba yan, ma? So yun na, good morning po mga kabisnes namin minamahal. At update lang po tayo, ano? Kumustahin natin si Ate Clarissa. Ayan. Ba tayo, ma? Hindi pa siya naka-online pa. Ah, hindi pa? Hindi pa naka-online? Hindi pa. Ayan, antayin lang po natin. At nangihipin ko talaga. Sana ang Clarissa ng bayan. Ang pag-ibig ni Kuya Bong. Good morning po. Good morning. Ayun na, Clarissa. Bali, mag-update lang tayo sa mga ka-business natin. Okay lang ba? Apo. Okay, thank you. Ayun, so, kumusta ka na? Kumusta yung biyahe mo? Okay naman po. Nakarating ng maayos dito at medyo nalungkot. Bakit? Nalungkot po talaga. Namiss lang si Bong. Ayun, normal naman yan. Ayun, wala bang bagyo dyan sa Hong Kong? Wala po, wala. Oh, walang bagyo, ano? Dito lang pala. Dyan lang po yung ulan. Opo, dyan. Oh, pakiramdam ko kasi parang ang lawak ng sakop ng bagyo, di ba? Kasi nung nasa Baguio tayo, ganun din eh. Wala po dito, tahimik ang ano dito, weather. Kumusta po kayo? Okay naman. Yan, boss, di pa so yung anak kung naka-record. Ipa-record ko to, Clarissa. At i-ano natin sa vlog update ba sa mga ka-business. Uy. Yan, ayusin lang natin sa clip. Uy. Yan. Patay mo. Nakpasuyo nga pa kitayo mo yung ano, itayo mo yung camera. Ayan. Yun. Mataro. Sino? Saglit lang po mga ka-business. Bati ka muna sa mga viewers natin, Kla. Daming nakakamiss sa'yo kagad. Good morning po sa lahat ng mga ka-business dyan na nakakamiss at namimiss makita ko. Sana meron. Good morning po. Actually, busy po. Nasa church pa rin ako, pero... Ay, sorry ha. Pasensya na. Pero okay lang ba? Okay lang? Okay lang? Opo, okay lang po. Okay lang po. Ayun, thank you so much. Good morning po sa lahat. O, kasi bukas ay, syempre, Monday na, back to trabaho na naman. Balik sa pag-miss yun. Ayun, anong balita doon sa iyong ano, sa iyong amo na banggit mo na ba? Nakausap mo na siya? Wala pa po sila, bali hindi ko nga po alam kung Lunes pa darating. Kasi mamayang gabi po yung dalaga ang darating. Mm-hmm. So yung kasama hindi pa po darating, kaya wala pa ang idea. Mm-hmm. Tungkol doon. Yun po. Ayun, kahapon nga pala, gusto kong malaman mo rin yung si Bong, di ba nagpasahod kami nung Friday? Sahod nila nung Friday, tapos sa umuwi. Magkano yung kinuha niyang pera, ma, sa sahod niya? 1,500. O, kumuha ng 1,500.
Tapos yung iba ay dinagdag niya sa kanyang savings. Ayan. So pagkatapos sa kinabukasan, yun ang naging problema kasi hindi pumasok. Oo. Ngayon sa amin naman kasi kla, yung ganyan ay medyo nasanay na rin siguro kami. Kalimitan naman kasi ganun, di ba? Kapag kalimbawa nga Biyernes, nagpasahod. Nataong kasi nawala sa isip ko na dapat pala ay Sabado na lang magpasahod para eksakto day off niya, di ba? No? So, ganun pa man, ha, nandun na yun, nangyari na. So, sa madaling salita, yung Sabado ay ginawa niya na ring day off. Hindi siya pumasok. At ang ginawa ko, pinahanap ko kila Papa Dins dun sa mga kagwang. Inikuta nila, pinuntahan sa bahay. Yun na, mapapanood mo ron sa vlog yung sinundan nito. Bali na sa editing pa kasi. So, ayun, kung may time ka, panoorin mo na lang mas detalyado roon. Oh, parang nawala po kayo sa sounds. Nawawala akong, wala akong boses? Parang biglang nawala ka. Ngayon, meron na? Mahina. Mahina? Boss Kay, pasuyo nga ako na. Sakit ng ngiting ko na. Sakit ng ngiting. Ah, baka sa internet, siguro. Check mo nga, anak, kung ano yung gamit ni mama mo. Okay na po. Data. Wait lang, ha? Ano ba yan yung wifi? Okay, okay na po. Kung sakali ba na makausap mo na yung ano, pasensya ka na sa tanong ko, ha. Kung sakali ba na makausap mo yung iyong amo, anong month ang ipagpapaalam mo, kailan ka babalik dito para maasikaso na yung kasal ninyo ni Bong? Actually, hindi ko pa po kasi alam kasi ipapaalam ko lang po na may plano ko mag-asawa ngayon. Kung gusto nila na mag-stay ako ng ilang buwan, yun po yung i-consider ko kasi po kung mamadaliin ko, eh baka naman po, alam niyo po, hindi po kasi madali. Magpapaalam ako, pero yung, syempre sila po yung titignan ko doon kung anong available nila na may freedom silang maghanap ng katulong or kasi tuturuan pa po nila yung katulong na papalit sa akin. So, mas maganda po na yung time nila, yung titignan natin. Kasi kung akin lang, anytime naman po pwede akong bumaba. Pero yun nga po, syempre, paggalang pa din sa kanila. Tignan natin po kung anong buwan available. Hindi, naiintindihan ko naman yun. Ang ibig sabihin, hindi ba po pwede yung, ano, halimbawa, kasi di ba usual, pagka halimbawa tayo nagpapaalam sa boss natin, usual na sinasabi natin, ma'am, sir, may sasabihin po sana ako, magpapaalam po ako. Nauwi na po ko sana ng ganitong month kasi magpapakasal po ko kasi kasuhin pa namin yung mga papeles. Yun, ganun ba? Yun ang tinutukoy ko. Kung pwede ba sa kanila yon na magbanggit ka ng month? Kasi lalabas po na ako yung nag-terminate ng kontrata. Pag ako yung nagsabi ng buwan. At ang hirap po, pag ikaw yung nag-terminate ng kontrata, ikaw magbabayad sa amo mo. Kasi hindi ako finish contract, so babayaran ko yung araw na, yung buwan na hindi ko tatapusin yun. Oo, naiintindihan ko. So ganun pala yun, so, ano? So, kung pag sa'yo sinasabi po na 1 month notice, kasi ang sama po kasing isipin kung magwa 1 month notice ako, parang ang sama ng ugali ng amo ko kaya ako nag 1 month notice. Hindi naman po kasi mas, di ba? Hindi 1 month notice, di ba? 2 months, 3 months, 4 months? 1 month lang po ang pwede. 1 month notice. Kumbaga, magtatrabaho ka po ng isang buwan. Tapos, magsasahod ka ng isang buwan kasi nga nag 1 month notice ka na. Yun naman pong sinasabi nilang break contract. Kunyari po ngayon, nagpaalam ako. Ngayon din araw, bababa ako. Pero ako yung magbabayad sa amo ko. Dahil nga sa nakakontrata, di ba? Tama, ano? Ayun, sige lang. Basta mag-iingat ka dyan. Tapos from time to time, siguro ganito lang muna tayo. Update sa iyo. Kasi, syempre, yung ating mga viewers ay nasasabik na rin. At umusta rin sa iyo.
Oo, tsaka po yung kay Bong, hindi na rin po ako nagtataka kung bakit ganun. Alam ko na po yan, sabi ko naman ko diba sa live na mag-i-expect na ako biyan kung ano pa yung... Kasi alam ko na po na mangyayari yan. Pasok, hindi po natin masabi kasi doon sa maghahanap, intindihin nyo na lang po. Papasok kumbaga, lang po yan kung kailan siya papasok. Na lang talaga. Huwag ka mag-alala, gagawin naman namin lahat, no, ng team ka business, na family ka business para mai-comfort si Kuya Bong, malibang, ano, at syempre, naintindihan namin, alam naman, nakita naman doon sa, ano, nung ikay bago sumakay ng aeroplano, di ba, bagaman patawa-tawa siya, pero deep inside, di ba, yung mata niya, ramdam mo na nagtatago lang siya sa ganong gesture. Pero talagang ano, nalulungkot siya sa pagkakataon na yun. Sabi ko nga po sa pamilya ko, nalungkot ako pag umuwi ako, bumabalik ako ng Hong Kong. Pero mas malungkot ako yung araw na yun. Parang gusto ko na lang parang gusto ko bumaba ng aeroplano para bumalik. Wow. Sa sobrang lungkot. Nalungkot talaga po. 5 araw lang po yun, pero grabe yung... na hawak-hawak ka na, kumbaga parang hawak na ni Bong yung damdamin mo, even that 5 days na nangyari. Kaya mahirap po sa akin, mahirap din alam ko kay Bong, pero alam ko, konting tiis lang. O sige, kung ano, basta, update mo lang din kami. Yun lang din naman kasi inaantay ng mga viewers natin kung kailan ka raw ba talaga makakabalik. No? Kasi ang mangyayari kasi niya ganito, hanggat maaari sana mag-start kami mag-asikaso ng lahat ng mga kailangan para sa inyong kasal, yung nandito ka na rin. Diba? Kasi siyempre kailangan din namin yung iyong ano, opinion, mga suggestion mo. Siyempre ikaw yung bride, di ba? Kung ano yung gusto mong set up. At mas mainam yun, nandito ka, no? At parang masikaso na natin kaagad yan. Oh, sige po, mas maganda po din yun na nandyan ako. Tsaka, ako din po, di po ba mag-asikaso din ako ng mga papeles, halimbawa man. O kaya nga sa ano, kailangan meron pang oras, may time pa tayong ano, tawag ba nito, extra time para hindi tayo aligaga, no? Mga damit ninyo, syempre si Bong, ang gusto ko kay Bong, naka-Amerikana eh. Tapos syempre hindi mawawala sa eksena yung mga kapatid niyo, mga kagwang. Doon lahat yan, full support. Tapos sa side ng family mo, di ba? Excited na sila kaysa sa akin. Kasi po in-announce nyo bago ko umuwi, sinabi nyo po na ako bahala sa ganito, sa kasal nyo, sabi nila magpapapayat na kami kasi magkagawin daw sila. Oh wow. Hindi, totoo naman yun yung sinabi ko. Ewan ko lang. Kasi tawag na ito, isang karangalan sa amin, no, ng family ka business ng isang Kuya Bong ay may ilalagay sa ganyang maayos na sitwasyon, di ba? Isang karangalan sa amin yon, lalo na isang charity vlogger. At alam mo naman, hindi rin biro-biro yung mga pinagdaanan namin, di ba, kay Kuya Bong. Dahil sa pagmamahal, unawa kay Kuya Bong, ayun, ha, gusto namin na may mga times na siguro hindi rin naman lingid sa kaalaman mo, may mga times na naiinis rin kami na parang ano ba ito? O parang hanggang dito na lang. Buti na lang merong biglang dumating na isang Clarissa doon na buhayang kami ng loob. Ang lakas o ang laki ng impact mo sa ano dito sa misyon namin kay Kuya Bong. Sana pumasok siya sa Lunis. Oo, sana pumasok.
Ay, salamat po pala kung one day ipapasyal yung sibong sa bahay. Kung one time po ipasyal yung sibong sa bahay, para at least may bonding sila ni Jamir. Yes, tama. Oh. Yun na rin ang gusto ko sanang ipagpaalam sa'yo kasi bukas ay balak namin sanang pumasyal doon kila nanay mo kasama si Kuya Bong, ano, para syempre, alam mo yun, maramdaman naman ni nanay na aba, yung mga manugangin niya ay tapos magdala ng something kung ano yung pwedeng pasalubong. Total, ano naman eh, sipong naman kasi pagdating sa ganun, di ba, nagdidesisyon naman siya sa kanya sarili kung ano yung gusto niyang ibigay, no? Kagaya nung pasalubong niya na ensure, o galing mismo yun sa pera niya. Opo. Nakakatuwa, ano? Pera niya. Tsaka po yung ano, para po maano ni Sibong, para mas ma-develop pa Sibong, na ma-remain sa isip niya na, oh, may family na pala ako. Diba? Yeah. Hindi, kasi parang, sa ngayon parang, eto lang, tapos biglang nawala si Clarissa. At least kung may continuation na nagpupunta siya sa bahay, nare-remind at nare-remind siya na, ay, oo nga pala, may family pala. So yun na, bukas ay pupunta kami ron. Yun ang ating magiging vlog, no? Ang pagbisita ni Kuya Bong itong sa kanyang magiging biyanan. Yan. Ay, talaga naman. Salamat po. Tapos, kumusta si Jamir? Nagkausap ba kayo ulit? Ayos naman po siya. Medyo gumanda na yung pakiramdam niya. Kasi po nung last nandun kami natulog, nilalagnat po yun. Tsaka may sipon. Okay naman na po siya ngayon. Sabi niya nga eh, magsabi lang daw kung pupunta para daw nakaligo siya pag dumating kayo. Nakaligo. Naiya siya kasi hindi daw siya naligo. Ay, gawa po naman yung anak mo. Tangkad pa. Oo, matangkad. Natangkad si Jamir. Ayun na, wala ba siyang nabanggit si Jamir na off-cam yung kayong mag-ina na lang ang nag-uusap patungkol kay Kuya Bong? Ano ba mga komento niya? Anong concern niya? Kung hindi pwede banggitin dito sa vlog, ay pwede mong i-message sa akin para may address natin siguro. Wala po, hindi po siya yung, kung ano po yung sinabi niya doon, yun na po yun. Na yun. Hindi siya yung, opo, wala siya yung sisekretuhin kang sasabihan. Wala, kung ano yung sinabi niya doon, yun. Wala mo, hindi mo na kailangan i-follow up ulit. Kasi maiinis lang siya pag pinalo ako, sasabihin niya, sinabi ko na, kung ano yung sinabi ko yun na yun. Ah, parang sibong. Kaya hindi ko na siya. Parang sibong, ganun sibong eh, di ba? Hindi ko na po siya kinukuha. Oh, pagka nag-desisyon na siya, yun na yun eh. Pagka ayaw niya, ayaw niya. Opo, opo, ganun po siya. Magkakasundo nga sila. Magkakasundo po yun. Sigurado yan. So yun na, Clarissa, mga gaano pa ito katagal? Stick ba tayo doon sa sinabi mo, mga 1 year pa ang antayin? Ang nabanggit mo yata doon sa vlog ay by November? Piling ko po mga... Opo, piling ko po mga 1 year pa yan. Kasi at least po, nakapag ano sila na, tinapos ko muna yung isang taon na kontrata bago at least ngayon, malalaman na nila na may plano ko. Nasa kanila na lang yun kung itutuloy ba nila na mag-stay pa ako or i-terminate na lang nila ako. Basta po ako, kung magbibigay man po ako ng buwan kung kailan ako mag-stay, nasa kanila na lang po yun kung mas pa i-exe nila yung buwan nang mag-stay ako or sakto dun sa buwan na sinabi ko. Yun po. Oh, at least ano, naiintindihan ko yung point mo eh. At least hindi ikaw yung nag-terminate ng kontrata. Parang ganun, di ba? Hindi mapupunta sa iyong pananaguta na ikaw pa yung magbabayad nung natitirang mga buwan sa kontrata mo, di ba? Opo. Ayun, oh. Kasi medyo mabigat yun. No? Mabigat. Pwede naman po magwa-one month notice ka, kaya lang hindi naman po kasi masama yung amo ko, kaya parang hindi ako komportable kung magwa-one month notice ko. O sige lang, okay lang, naiintindihan naman namin sa side namin, sa buong family ka business, wala naman problema dyan, naiintindihan ka namin. Ayun, si Kuya Bong, ay siguro
Pagbigyan mo lang kami kapag halimbawa nandito siya, magbi-video call kayo kahit off-cam, di ba? Yung karaniwang ginagawa nyo, usap kayo para maalis yung ano niya, yung labis na kasabikan. Ay, grabe talaga naman. At paminsan-minsan siguro, kagaya nung ano, video call, no? Para at least na-update din yung mga ka-business natin. Alam nila kung ano na yung nangyari sa inyong dalawa. Sila Kuya Bal pala, nandiyan pala sa Singapore. Napanood ko yung vlog. Sa Singapore, hindi po dito sa Hong Kong, sa Singapore. Oo, nandiyan sa Singapore. Eh, malapit na po yun dito. Kayo naman po kumasyal sa Hong Kong. Kaya hindi ko pa nababanggit. Hindi ko pa nababanggit sa kanya. Siguro pagbalik na lang. Kasi, siyempre, parang awkward naman, di ba? Sige po. Namamasyal sila. Saka na lang pagbalik. Sana nga mapagbigyan tayo, ano? Piling gusto mo pa si Kuya Bal ang magkasal sa inyo? Ay, proud po ako kung siya. Kuya Bal! Shoutout kay Kuya Bal! Yan. Shoutout Kuya Bal! Shoutout kay Ate Edna, tsaka syempre dun sa aking inaanak, kay Kalinga Prab. Kalinga Prab. Sa buong team Kalinga. Yan, shoutout po. Yes, yes. Yun po. Salamat po ulit lahat ng sumusuporta ng Kalabong. Huwag po kayo magsawa. Oo naman. Magtiis lang kayo sa amin kasi ganito kami ni Bong. Nagtitiis lang din kami sa isa't isa kasi nga malayo ako. Tapos yun nga, yun, wala na naman siya. Pero sana po, sana intindihin niyo pa po, inawain niyo pa po si Bong. Yun lang po yung inihiling ko. Salamat po sa lahat. So yun na. Salamat sa oras ha. Thank you so much. Nandito si ate mo. Naligo kasi ma. Lika. Di okay lang yan. O naman galing ka naman sa ano eh. Ganda mo pa rin naman kahit hindi ka nag-supply. Hello. Kakaligo ko lang. Kabis mo. Kaya po. Magka-business. Good morning. Kamusta ka na? Parang lulungkot. Umiya ka? Hindi pa bumabalik yung ano ng mata ko. Ito ano? Ito yung mata mo. Yung pagdating mo dyan sa unang mga gabi, umiiyak ka ba? Opo. Ganun talaga yun eh. Lalo po yung vlog nyo na yung pauwi na kayo galing airport. Grabe po. Ang tindi ng dating ano? Lalo na yung hinahawak-hawakan nyo yung sing-sing, di ba? Buti nga nakulan ko yun eh. Kasi biglang tumahimik sa van. Ako ba't kaya tahimik? Kasi di ba nagbibiruan sila. Mga kagwang yung nung bumabiyahin na kami. Sabi ko, ako ba't kaya tahimik? Pag lingong kong ganon, si Intoy sumisenya sa akin. Mga ganon, tapos tinuturo si Bong. Ayun, nung pagtingin ko, yun nga, si Emote nagsisenti. Sobrang ano yung tagpong yun. Bigat sa dibdib. Bukas, kapag pumasok siya bukas, mag-video call siya sa iyo. Mag-video call kayo at pupunta kami ron sa nanay mo, ha? Pupunta kami. Opo, opo. Okay, okay rin sa akin yung pinabanggit mo na dapat nga naipapasyal si Pong doon paminsan-minsan sa mga kamag-anak niya. Mm-hmm. Kasi yun din ang gusto kong ipagpaalam sa iyo talaga. Mm. Okay po yun. Sige. Huwag ka lang mauntog, ha? Hindi na mauntog yan. At wala ka nang ibang titingnan kundi si Bong. Wala po. Wala ka nang ibang makikita. Selosa nga yan eh. Tanging nakalaan ang iyong puso para kay Kuya Bong, ano, Clarissa, ano? Opo. Pasensya ka na kasi kami ang magulang ni Kuya Bong eh, kaya ganito kami rin doon kay, para kay Bong, ano? Gusto namin maayos na siya. Bigyan mo kami ng apo, ha? Pagdating ng araw. Sana, no? No? Di ba? Sana. Oo. Pwede pa yan. Ingat ka dyan, ingat. Ayun, ingat ka dyan, ha? Salamat na marami sa oras. Thank you so much. Mga ka-business, ayun na, salamat na marami. Siguro, paalam ka sa mga ka-business natin.
Oh, salamat po ulit. Ulitin ko po, huwag po kayong magsawang intindihin si Bong. At saka salamat po at salamat din sa Family Ka Business sa suporta lagi. Lalo na yung paghanap kay Bong. Thank you po talaga. At saka ingat po lahat ng mga ka-business dyan. Salamat po sa panonood. God bless. Ayun. Ingat. Bye-bye. Ingat. Thank you. Thank you so much. God bless. Thank you ha. Ingat. Thank you ingat po. Clarissa. Bye-bye. Ano ba ito? Ayun. So yun po mga kabisnes, ano, salamat naman at tayo ay napagbigyan ng oras ni Clarissa. Gaman nasa church daw siya. At Sunday nga naman kasi ngayon ito si Mrs. Kabisnes. Nakagayak na ako. So ako hahabol po ako. Akala ko sabay tayo. Mahigo. Joke lang. So yun po mga kabisnes, ano, thank you so much po. At God bless sa ating lahat. Bira lang tayo. Bira. Abangan nyo po bukas yung pagpunta natin sa nanay ni Clarissa sa magiging biyanan ni Bong. At ano kaya ang gustong ipasalubong ni Kuya Bong? Ano? Mga ka-business, yun ang kabang-abang. Thank you so much. God bless.